Totoo mga kapatid na sa Bible ay inilarawan doon, binanggit doon kung ano yung itsura o yung makikita natin sa langit, no? Kaya yung mga napapanood natin sa pelikula na parang berde, maraming ulap, hindi ganun ang itsura ng langit mga tol. Dahil binanggit yan sa Bible, no? So ito ang bibigyan natin ngayon ng reaction and commentary. Batay lang din naman sa nalalaman ko, no? Kung ano ang itsura ng langit. Panonoorin natin to at bibigyan natin ng reaction video. Itong video ni Sa Iyong Araw. Dahil nakalagay dito, hindi ito alam ng mga hindi nagbabasa ng Biblia. Luluha ang mga matang makakakita nito. Kasi inilarawan nga sa Bible kung ano ang itsura, mga tol, ng bayang banal. Pati yung laki niya. Binanggit din yan sa Bible kung gaano lang siya kalaki. No, parang mas maliit lang siya ng onte sa bansang Australia ata, no? Mas maliit lang siya ng onte doon. Kaya hindi lahat ng tao sa mundo, ulitin natin na, hindi lahat ng tao sa mundo ay makakapasok doon. So hindi ito paramihan, no? Hindi ito paramihan dahil ang sabi nga rin sa Bible, binanggit din sa Bible na kasing dami ng buhangin sa dagat ang mapapahamak. Sad to say, no? Kaya yan ang dapat nating iniisip at binibigyan natin ng halaga. Kung tayo ba bilang isang tao ay makakapasok doon sa kaharian ng ating Panginoon. So, panoorin na natin 'to mga tol, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to. Kumusta ka kaibigan? Nandito na naman tayo upang talakayin ang isang topiko na talaga namang napaka-interesting. Ating pag-uusapan, ano nga ba ang itsura ng langit? Dahil kung ating makikita ang konsepto ng langit sa ating mga napapanood ng pelikula ay ibang-iba ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Mm-hmm. Ating pag-usapan ito, mga kaibigan. Sa Iyong Araw. Subscribe! Sa Iyong Araw. Talaga namang nagiging advance na ngayon, mga kaibigan, ang ating teknolohiya. At kung ating makikita, mga kaibigan, ay hinahamon ng siyensya ang mga normal na sibilyan na katulad natin na mag-explore sa outer space. Meron kasing tinatawag, mga kaibigan, na X-Prize na open sa lahat. Ito ay hamon ng United States of America na pag nagawa mo ang X-Prize ay mabibigyan ka ng $10 million. Wow. Simple lang, mga kaibigan, ang rules. Number one, ay kailangan mo lang mag-launch ng 3 civilian sa outer space. Dapat ito ay 62 miles sa outer space. At pagkatapos, ay ibabalik mo ang 3 taong ito. Pwede yung kaibigan mo, tatay mo, o kapatid mo. Bahala ka. Kahit sino ay pwede mo itala doon. Pagkatapos ay dapat makabalik sila dito sa planet Earth ng ligtas at malusog pa rin. Pagkatapos nito, mga kaibigan, ay iyong ipapalipad ulit sila ang 3 mga tao na ipinalipad mo 14 days ago at gagamitin nila ang the same vehicle. At ito, mga kaibigan, ang hamon. Hindi ka pwedeng gumamit ng kahit anumang government grants o anumang materials galing sa gobyerno. Ito ay sa sarili mong bulsa. At pagkatapos, ino-notify mo ang X-Prize Committee at least 30 days in advance para i-launch at ma-approve ang flight na ito. At ito ang good news, mga kaibigan. Open ito sa lahat. Kung nais mo itong gawin, ay pwede mo siyang subukan. Ngunit ang bad news, mga kaibigan, ay may nakakuha na sa X-Prize. May nakakuha na at nanalo ng $10 million. Nagpadala siya ng 3 na mga civilian sa outer space. Pagkatapos ay binalik niya dito sa lupa. Pagkatapos after 14 days, ay pinalipad niya ulit sa outer space. Isa siyang bilyonaryo. At kung tatanungin niyo ako, mga kaibigan, kung magkano ang kanyang ginastos, gumastos lang naman siya ng $20 million para mapanalunan ang $10 million na X-Prize. Mas malaki pa yung nagastos niya kaysa dun sa napanalunan niya, no? Pero sa palagay ko, hindi naman kasi pera ang habol niya. Marami na siyang ganyan eh. No, ang habol niya kasi diyan recognition na lang. Yung mga mayayaman, mga bilyonaryo, billion na pera niyan eh. Para saan pa yung 10 million, di ba? Billion na pera niyan. Ang habol na lang talaga nila, promotion para sa company nila, para mas marami pang magtiwala sa company nila, lalo na kung ang company niya gumagawa ng mga ganito. Nanalo kami sa X-Prize. Yung company namin meron ng magandang portfolio, di ba? So yun ang habol nila doon, hindi na yung premium. Yung mas malaking bagay pa habol nila. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, talaga namang nagiging advanced na ang teknolohiya natin dahil may tinatawag na space tourism na kung saan ay pwede na mag-travel outer space, hindi na lamang sa iba't ibang mga bansa, kundi pati sa outer space ay pwede nang pasyalan. Ito kasi, mga kaibigan, ay naging posible dahil sa isang bata sa United States na Commercial Space Launch Amendments Act
ng 2004. 'Yon ang pinaka ano doon, 'di ba? Kung ang company mo ay commercial space launch, yung tipong maglalakbay kayo sa kalawakan, syempre mahal ang ticket niyan, 'di ba? Eh ikaw ang nanalo sa XPRIZE, ibig sabihin napatunayan mo na kaya mong papuntahin doon at kaya mong ibalik ng ligtas. Maraming magtitiwala sa iyo ngayon. Maraming bibili ng ticket sa iyo. Syempre ang may kakayanan lang naman bumili ng ticket niyan is yung mga mayayaman lang din, 'di ba? So, edi mas malaki pa yung makukuha niya kaysa dun sa premium 10 million. 10 million dollars na premium niya, bonus niya na lang yun eh. Ito talaga yung pinaka-target niya dyan. Na kung saan ay pwede ka nang mag-enjoy ng view sa kalangitan. Habang ikaw ay nasa outer space, makikita mo na mas malapitan ang mga bituin at planeta. Hindi pwede naman ka dong maglaro ng tennis na habang lumulutang at walang gravity, mga kaibigan. Nalilipad ka habang ikaw ay naglalaro ng basketball. At meron na rin mga hotels at accommodations sa outer space. Wala pa naman. At kung mapapansin, mga kaibigan, ang pwede lang na pumunta dito ay ang mga tao na mayayaman. Mm-hmm. Ngunit ito, mga kaibigan, ang good news dahil mayroong langit na mas maganda pa sa pagpapasyal sa outer space. At ito, mga kaibigan, ay titirahan natin ng panghabang buhay. Okay, exaggeration na lang yun. Yung pwede mo nang makita ng malapitan yung mga bituin at mga planeta. Hindi. Hindi mo makikita. Kahit lumabas ka sa outer space, hindi mo sila makikita ng malapitan. Million light years away pa rin sila. Lalo na yung mga planeta, hindi ka pa rin makakalapit, no? So, tuloy natin. Ang tanong, mga kaibigan, ay ano at gaano kahaba yan, ang dito na tayo. Buhay kung iyong bibilangin, mga kaibigan, ang mga bato sa karagatan at ang mga bato at buhangin sa buong mundo. Pagkatapos ay i-add mo pa ang mga punong kahoy, gayon din ang kanyang mga dahon. At pag na-compute mo ito, mga kaibigan, ito ang taon na umpisa pa lang ng forever natin sa langit na bayan. Ganito katagal, mga kaibigan, tayong mamumuhay sa langit na bayan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Actually, mali na nga yung sabihin ganito katagal eh. Kasi pag sinabi mong ganito katagal, parang may ending pa rin yun. Ngayon, pag sinabing eternal life, habang buhay o walang hanggang buhay, walang magpakailanman, hindi mo na pwedeng sabihin ganito katagal kasi talagang as in wala na talaga siyang katapusan. No, pagdating sa bayang banal, pagkakalooban ang mga mapapalad, ang mga maliligtas ng buhay na walang hanggan. So, hindi na nag-e-exist yung ganito katagal o gaano katagal. Hindi na nag-e-exist yun kasi talagang infinite na siya. Wala nang hanggan, magpakailanman. Ang tanong ay, what and where is heaven? Ito kasi, mga kaibigan, ang pangako ng ating Panginoon sa atin sa John 14 verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God. Yeah. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, merong tatlong layers ang langit na binabanggit sa banal na kasulatan. Ito, mga kaibigan, ang first heaven na kung saan makikita natin dito lumilipad ang mga ibon at ang mga eroplano. Dito rin natin nakikita, mga kaibigan, ang mga clouds. At beyond, mga kaibigan, sa first heaven ay tinatawag na second heaven. Dito naman natin makikita ang mga planeta, ang mga stars at ang ating araw. Ngunit, mga kaibigan, mayroong tinatawag na third heaven, ang langit ng lahat ng mga langit, ang pinakatuktok ng mga kalangitan. Ito ang dwelling place ng ating Panginoong Diyos. At ito, mga kaibigan, ang binabanggit sa Mateo 25 verse 34. Then shall the king say to them, on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Oo, mga kaibigan, ninanais ng ating Panginoon na tayo ay makasama niya sa langit. At binabanggit, mga kaibigan, na ang lagusan sa langit, mga kaibigan, na binabanggit sa Job ay walang iba kundi ang Orion Nebula. At kung ating mapapansin, gaano ba kaganda ang langit na bayan at ano ang itsura nito base sa banal na kasulatan. Revelations 21 verse 1, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Verse 2, and I, John, so the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Ito, mga kaibigan, ang itsura ng langit. Ang langit, mga kaibigan, na tinutukoy dito ay binabanggit sa Revelations 21. Binabanggit niya dito, verse 12, ang langit, mga kaibigan, had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels,
and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. And verse 14, and the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. Dito natin makikita, mga kaibigan, na mayroong 12 foundasyon ang langit poste, at 12 gates na kung saan nakasulat dito ang mga pangalan ng 12 tribo ng Israelita. Ibig sabihin, sila, mga kaibigan, ang naging pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano sa Lumang Tipan. Habang sa mga pundasyon, mga kaibigan, ay makikita naman dito ang 12 disciples na kung saan sila ang naging pilar ng pananampalataya sa Bagong Tipan. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, sa Revelations 21 verse 13, ito ay hugis parisukat na kung saan mayroong 12 gates, 3 gates bawat side. Sabi niya dito, on the east, 3 gates, on the north, 3 gates, on the south, 3 gates, and on the west, 3 gates. At binabanggit, mga kaibigan, pa sa Revelations 21 verse 15, at ang nakikipag-usap sa akin ay may panukat na tambong dinto upang sukatin ang bayan at ang mga pintuan nito at ang kuwatan nito. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang. At sinukat niya ang tambo, ang bayan, ay 12,000 estadyo o 2,400 kilometers ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. So parisukat siya eh. 2,400 kilometers ang lapad niya. Yung sukat niya kasi nga square siya. So ganun lang siya kaliit, mga tol. Imagine mo na lang kung gaano kalaki ang 2,400 kilometers wide, no? Pantay-pantay kasi nga square siya eh. Ang haba at ang luwang at ang taas nito. So hindi talaga siya ganun kalaki kung compare mo dito sa ating mundo, no? So sa madaling salita, mga tol, hindi lahat ng tao, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon, hindi lahat ng kumikilala ay kikilalanin din pabalik, no, mga tol. Dahil 2,400 kilometer, may mga nagko-comment dati pa, no, kapag tinatopic natin to. Uy, saan nyo naman nabasa yan? Saan nyo naman nalaman yung ano na yan? Yung sukat na yan, imbento kayo. May mga ganun-ganun pa, mga tol. No, hindi kasi sila nagbabasa ng Bible, no. Hindi nila alam na nakasulat pala sa Bible tong laki ng langit. Kaya nga ang sabi, 'di ba? Makipot, maliit ang daan papunta sa kaligtasan at onti lang ang makakapansin nito. Kaya hindi to paramihan, no. Hindi to paramihan, mga tol. No, kasi nga maliit lang ang bayang banal. Hindi siya kasing laki ng mundo. So hindi lahat ng tao sa daigdig ay papalaring makaligtas dahil yung mga maliligtas ay yung mga nandoon lang sa aklat ng buhay sa langit, mga tol, no? So tuloy natin. Ito, mga kaibigan, ang syudad ng New Jerusalem. Kung ating makikita, mga kaibigan, ay napakaluwang nito. Ito lamang ang parang Manila ng buong kalangitan. Kumbaga, ito ang sentro, mga kaibigan, na syudad sa langit na bayan na ito ang titirhan ng mga taong nanampalataya sa ating Panginoon. Sa verse 17, pinabanggit dito, at sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko o 64 meters ayon sa sukat ng tao sa makatuwid bagay ng isang anghel. Sa verse 18, ito, mga kaibigan, ang nakakamangha, ang itsura, mga kaibigan, ng langit na bayan. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe. Wow! At ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Oo, mga kaibigan, ang itsura ng kalangitan ay puros ginto at makikita natin dito ang mga mahalagang mga bato na sobrang mamamahal. Pero sa langit, mga kaibigan, ay natural lang ito. Ito, mga kaibigan, ang binabanggit sa libro ng Revelation. Ang mga mahalagang bato na natural lang, mga kaibigan, sa langit na makikita natin. Ito, mga kaibigan, sa verse 19 makikita ang jasper, sapphire, chalcedony, emerald, sardonyx, sardius, chrysolite or chrysoberyl, beryl, topaz, chrysoprase, jacinth, at amethyst. Kung ating makikita, ito, mga kaibigan, ay mahalagang mga bato na nagkakahalaga ng milyones kahit ito lamang, mga kaibigan, ay maliit lamang. At sa langit na bayan, mga kaibigan, wala ng grava, wala ng hollow blocks na gagamitin para sa mga material ng ating bahay sapagkat ang ating mga bahay, mga kaibigan, ay gawa lahat sa mahalagang mga bato katulad ng diamante at mga precious stones na aking nabanggit. At syempre, mga kaibigan, hindi mawawala ang ginto. Sa verse 21, mga kaibigan, binabanggit niya dito, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay 1 perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganganinag na bubog. Oo, mga kaibigan, napakaganda ng gate ng langit
sapagkat ito mga kaibigan ay purong perlas. Kung inyong mapapansin mga kaibigan, ang perlas ay ginagawa mga kaibigan ng ilang daang taon ng isang kabibe na ang perlas mga kaibigan ay nabubuo sa pamamagitan ng mga luha ng kabibe dahil mga kaibigan sa mga irritants. At ito mga kaibigan ay nabubuo at nagiging perlas na ang ibig sabihin niya mga kaibigan na perlas na git doon sa langit na bayan ay sa ating pagpasok pa lang makikita natin mga kaibigan ang mga iyak natin, ang mga luha na ibinuhos natin dahil sa paghihirap dito sa lupa. At sa ating pagpunta doon sa langit na bayan makikita natin ang ganda ng git na naipon ng mga luha na mga anak ng Panginoon at sa wakas ay makakapasok na sa langit na bayan. So yun, ano naman yun, dagdag na lang yun sa iyong araw. Wala naman nakasulat na ganun. Yung mga perlas na to ay dahil sa ating iyak. At mga kaibigan, alam nyo ba, hindi na natin kinakailangan ang kuryente doon. Verse 23, at ang bayan ay hindi na nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kalulatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. Oo mga kaibigan, ang ating ilaw ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sa sobrang kaliwanagan niya, ay may ilaw niya ang buong lugar mga kaibigan sa langit na bayan. Pahayag 21 verse 1, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay kasinlinaw ng kristal na dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng kordero. Oo mga kaibigan, ganito kaganda ang langit na bayan. Nasa ilog pa lang mga kaibigan ay makikita natin na ito ay umaaninaw na kristal na sobrang linaw at sobrang linis. At syempre mga kaibigan, sa langit na bayan, mamimit mo ang iyong anghel na siyang nag-alaga sa'yo mula nung ikaw ay maliit pa lang hanggang sa ikaw ay mapunta sa langit na bayan. Magkwekwentuhan kayo ng iyong anghel. Ayan, ito, wala na to. Hindi na to, kumbaga, nakasulat pa, no? Ayoko kasing lumagpas sa kung ano yung mga nakasulat kasi kapag nagkwento pa ako nang hindi na nakasulat, kumbaga parang ano ko na lang din yon, imagination ko na lang din yon. So ito, pakinggan na lang din natin yung ibang imagination na lang ni sa iyong araw mga tol. Kasi dito inilalarawan yung itsura ng langit, no, sa bayang banal. Pero mga tol, pagdating sa langit, nakasulat din naman sa Bible, na burado na lahat ng mga alaala mo nung nakaraan. Dahil doon, wala nang pag-aasawa, hindi na tayo magkakamag-anak, no? Hindi na ganoon. Hindi mo na maaalala yung buhay mo dito sa lupa kasi papalitan na lahat. So kung makakakwentuhan mo yung anghel mo, ay kikwento mo pa, alam mo ba nung bata ka ganito nangyayari? Wala na. Kasi wala na ngang kalungkutan doon eh. 'Di ba? Papawiin na 'yon. Syempre ikaw malulungkot ka kung meron kang kaibigan, best friend mo, kamag-anak mo, nanay mo o tatay mo, kapatid mo na hindi nakasama sa pagliligtas. Maaalala mo 'yon, malulungkot ka. So dahil burado na nga 'yung kalungkutan na 'yon, hindi mo na talaga maaalala. So kung kasama mo doon ng nanay, tatay mo, hindi mo na sila nanay at tatay doon. Kung kasama mo doon yung asawa mo, hindi mo na sila asawa doon. May nagtanong pa nga dati, mga tol, sa Bible din to. Paano yan? Pag halimbawa itong babae na pangasawa to, tas namatay yung asawa niya, pinakasalan niya yung kapatid, namatay din. Pinakasalan niya ulit yung kapatid, namatay din. At sa huli, namatay yung babae. So pagdating sa langit, sino magiging asawa niya doon sa mga yun? Diba? So ang nakalagay sa Bible, sa langit ay wala nang pag-aasawa. Diba mga kapatid? So wala na lahat yan, burado na lahat. Kaya yung makakakwentuhan mo yung anghel na nagbantay sa'yo mula nung bata ka, medyo ano na yun, no? Hindi na yun siya kasama sa kung ano pa yung nakasulat sa Bible. Kung paano kanya inalagaan sa iyong buhay dito sa lupa. At ganoon din mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus ay makakapiling natin sa langit na bayan. Ang Panginoon na siyang tunay na nagmamahal sa atin, ang tunay na nag-aaruga, at tunay na may malasakit sa atin ay makikita natin mga kaibigan sa langit na bayan. Pagdating kasi natin mga kaibigan sa langit, ay siyempre mayroong resepsyon na tinatawag na kung saan napakahaba ito na table na kahit sa kaduluduluhan ay makikita mo kung sino ang nandun dahil sa linaw. Itong reception na to, wala na rin to. Hindi na rin to nababanggit mga tol, hindi na rin to nasusulat pa. Ang ating mga mata sa langit na bayan. Kumbaga parang may kainan pa, wala na, hindi na to nakasulat. At magkakaroon din tayo mga kaibigan ng mga pakpak na makakalipad tayo sa iba't ibang dako ng mga planeta at mga lugar na kung saan
hindi pa natin nakikita. Ito, nabigyan ko na to ng reaction video dati. Itong mga to ay hindi na rin siya nakasulat, no? Basta ang nakasulat yan, mga tol, inilarawan sa Bible kung ano ang itsura ng langit. At doon na natapos yun, mga tol. No, nakasulat din sa Bible kung ano ang kalagayan natin doon. Bibigyan tayo ng katawang maluwalhati, hindi na nabubulok unlike dito sa lupa. Wala nang pagluha, wala nang panambitan, wala nang problema. Lahat ng mga bagay nung una ay naparam na. So hindi ka rito magkakaroon ng pakpak na magiging anghel. Ano man nakasulat sa Bible na pag ikaw ay namatay, magiging anghel ka, di ba? O kaya pag ikaw ay napunta na sa langit, magiging anghel ka. Kasi ang anghel, sa madaling salita, ay sugo, di ba? Isusugo. So hindi ka na ganun, tapos yung magpupunta ka sa iba't ibang mga planeta para mamasyal. Hindi rin ganun, mga kapatid, na susulat. Well, iiwan ko na to, mga kapatid, no? Pwedeng-pwede nyo na itong panoorin sa kanyang channel, mga tol, kaysa iyong araw. Alam ko, nabigyan ko na rin to ng reaction video dati, no? Na parang nire-upload niya na lang to, no? So eto, mga kapatid, yan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, mga tol. Pero yung ibang mga binanggit niya talagang nakasulat yon. Pero dito sa magkakaroon ng pakpak, lalakbay ka sa iba't ibang planeta, wala na sa Bible yan. Alright? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.